And ang mga gamit, yung mga gamit po natin, 60 by 60 na tiles. Yan, yung design po niya, yan o, kulay light gray. Yan, parang natural stone po. Yan o, may plastic pa. Yan. Pinagpalang araw ng Lunes po sa ating pong lahat. Ayan mga ka-blessed, welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Ayan, yung date po ngayon is May 23. Ayan, araw po ng Lunes. Ayan, samahan niyo po kami sa ating pong site visit ngayong araw pong ito. Hindi ko lang po alam kung kailan ko po ma-upload yung video na to dahil ang dami ko pong naka-pending na uploads. Pero hopefully po makahabol. Ayan. Tapos po, before po tayo magsimula, share ko lamang po yung napakaganda verse yung nabasa ko po kanina. Sabi niya sa Mateo chapter 22 verses 37 hanggang 39. Sabi po dito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan, sabi po dito, una daw po ang Diyos. Tapos po yung pangalawa po is yung kapwa po natin. Yan, at alam niyo po, ang hirap pong mahalin ng kapwa natin. Yan, lalong-lalo na po kung wala po tayong pagmamahal sa Diyos. Kaya nararapat lamang po na unahin po natin ang Diyos at matututunan po nating mahalin yung kapwa po natin. Yan, so samahan niyo po kami sa vlog po natin ngayong araw. At hinihintay ko lamang po si Renz kasi mag-iisang sasakyan na lang po kami sa pagpunta po sa mga sites dahil sobrang mahal po ng gasolina. Although diesel yung sasakyan, mas mahal po yung diesel ngayon compared po sa gas. Yan, habang hinihintay ko po siya, yan, magre-reply lamang po ako ng mga inquiries. Yan. Humingi po ako ng pasensya sa lahat po ng mga nag-i-inquire po sa amin or sa page po namin. Every Saturday at saka Sunday po. Kasi po, Saturday po ng hapon, may gawain na po kami sa church. Tapos Sunday naman po, may church din po. Tapos afternoon, usually po family day. So hindi po ako nakakapag-reply, pasensya na po. Pero sa araw po ng Lunes, yan, dun po ako usually nag-re-reply po ng mga inquiry. Yan yung mga messages po ninyo sa Facebook page po namin. Yan, starting Monday, doon po sila nire-replyan. Pakita ko naman po yung mga messages nyo. Yan o, nasa page po ako ngayon. Di ko lang alam kung makita na. Yan o. Number of messages. Yan, nasa 72. Wow! Yan. So, nasa 72 po yung mga nag-i-inquire po sa page natin. Ayan, sisimulan ko na po niyan. Yung pagre-reply po sa mga to. Ayan, sa mga nag-i-inquire po. Ayan, muli po, pasensya na po. Pero sisigapin ko pong ma-replyan ko po kayong lahat ngayong araw habang iniintay ko po si Renz. Ayan, before po kami mag-site visit. One eternity later. Ayan po, dumating na po si Renz. Ano, nasa labas na po siya. So, kunin ko lang po yung mga gamit ko. Tapos, proceed na po tayo sa site visit. Ayan mga ka-blessed, okay na yung mga gamit. Ayan, palabas na. At nang makapag-biyahe na. Ayan, medyo makulimlim pero sana hindi po umulan. Pero hiram muna ako ng payong sa kabila. Ayan mga blessed, nakahiram na tayo ng ano, ng payong kay mother. Ano, medyo makulimlim kasi pero sana hindi umulan. Ayan, makikisakay po tayo, isang sasakyan lang. Lagay ko lang sa likod yung payong.
Yan, maka-blessed, kasama pala natin si ano, si Renzo. Yan o, bagong gupit. Sir, saan tayo? Sa Lakeshore, sa Hapalit, Mabalacat. Ay, dami pala namin pupuntahan. Lakeshore, Hapalit, Mabalacat. Pero una po muna tayo sa ano, sa may Highview. Highview po kasi, malapit lang po siya sa amin. Siguro mga 3 kilometers lang. 3 kilometers. Ayan, so check po muna natin yung progress doon before po kami proceed sa ibang mga sites. Tapos mga ka-blessed, ang daming ginagawang kanal dito sa amin, oh. May mga ginagawang kanal ba sa inyo? Parang uso po eh. Kundi kanal, yung daan. Dahil ito ang trabaho. Simula po ng before election. Yan, inayos na pati yung mga daan dito. Yan, oh, busy-busy po yung road dito sa may Magalang. Pero yung Highview po niya, malapit na. Siguro mga 1 kilometer na lang. Mga ka-blessed, nandito na tayo ngayon sa Highview site. Na-check po natin yung progress ng site na din. Natapos na po yung electrical dito. Tapos nakapag-cover na po sila ng kisame. Yan, pagpasok po natin, value yung kisame po natin, cove ceiling. Yan o. Cove ceiling, yung portion po ng living po niya, yan yung sala, yan, naka cove ceiling po siya. Tapos yung po dito sa may dining, papuntang kitchen, flat ceiling naman po siya. Yan, tapos meron po tayong bisita. Yan o, mukhang dito na siya nakatira. Yan, si Muning. May ilaga po sila dito, baka naligaw. Ayan, tapos okay na po yung dito. Tapos yung ceiling po natin. Ayan, flat ceiling. Ayan, tapos yung lababo po natin, okay na rin. Ayan, pa letter L po yung lababo. Ayan, dito po yung sink niyan. Tapos dito po yung lutuan. Ayan, maglagay po kami ng butas dito kasi yung pong lutuan ni na client po natin, induction po siya. So dyan po ipapasok yung wire o yung saksakan po niya. Tapos meron po tayong socket dyan sa baba. For safety po kasi hindi siya pwedeng lagay dito. Hindi pwedeng lagay yung saksakan dito malapit sa lutuan. So kailangan nasa yan o, nasa baba po siya sa ilalim. Yan, ano pa yung update sa mga rooms? Okay na rin po. Yan o. Naka-kisame na rin. Yan. Tapos, banyo. Okay na rin po. Naka-kisame na rin. Pati yung room po natin. Yan, dalawang bedroom. Tapos, dinouble check rin po namin. Dinouble check po natin yung ceiling kung wala pong marka ng tubig. Kasi, alam niyo na po, tag-ulan na. Yan, mas maganda po yung madaanan po talaga ng tag-ulan habang ginagawa po yung bahay para po makita po natin kung meron po siyang any existing leak para ma-fix po siya. Ayan, kung minsan po kasi hindi po talaga natin ma-perfect yung roofing, kung minsan may mga hindi po nasisil. Ayan, kaya mas maganda po as early as possible ma-detect po natin kung meron po siyang mga leakage. Ayan, ito naman po yung sa likod. Ayan, okay na, naka-spandrel na. Ayan, so ito po yung mga update po natin sa Highview site. Ayan, after po sa Highview, proceed naman po tayo sa Mabalacat. Kasi Magalang po ito, boundary po siya ng Mabalacat and Magalang. So nasa dulo po yung location nito, dulo po ng Magalang. So after po dito, proceed po tayo sa may Mabalacat. Ayan mga ka-blessed, nasa Mabalacat site na po tayo. Ayan, habang nagbabiyahe. Ayan, nakapag-reply na po. Ayan o, 49 na lang. 49 na inquiry na lang po yung re-reply natin. Ayan, saka ilang comments. Ayan, 6 comments. Ayan, so mamaya na po ulit mag-reply. Check po muna natin yung progress dito sa may Mabalacat. Mabalacat site. Ayan.
Lakad lang po tayo ng konti. Medyo wala pong parking sa may harapan. Kaya doon po kami nagpark sa may gilid. Yan, tignan po natin yung progress. Ongoing na po yung pagmamasilya po natin dito sa may harapan. Saka naghukay na po ng naghukay na po dito para sa bakod. Yan, lalagyan na po ng bakod din dito niyan. Ongoing na po yung finishing sa labas. Yan, si Kuya Jess yung nagmamasilya po natin. Check ko kung makadaan ako dito sa may gilid. Ayan o, nag-start nang mag-poste si Mang Eddie. Ayan o, napakasipag. Ayan o, ilan taong ka na sa'yo, Mang Eddie? Ilan taong ka na? 60 ako. 60? So, dual citizen na. Filipino citizen at saka po senior citizen. Napakasipag po. Ayan o. Lalagay na po. Ito po yung poste natin para sa pedestrian gate. Yung pedestrian gate po natin dito nasa 1 meter and 60. Yan, medyo malapad po yung pedestrian gate po natin. Yan, may poste po dyan. Tapos after po ng poste na yan, meron po tayo 6 meters dito. 6 meters para po sa main gate po natin. Yan. Tapos maglalagay rin po kami ng poste doon. Since napakahaba po ng parking dito, nasa 6 meters po yung haba niya. So, kakailangan rin po ng poste doon. Tapos bagong poste rin po dito para po sa bakod. Yan, masilyahan na. Tapos ongoing na po yung paggagawa po ng grills. Ayan, pinasama po ng mga client po natin yung window grills. Ayan o. Siyempre yung gagawa ng window grills natin, walang iba. Ayan o. Si Momon. Ayan, si Momon po. Gagawa ng grills. Ayan, tapos nag-start na po sila mag-spandrel. Ayan, sa likuran. Ayan, po tayo sa loob para makita natin yung progress. Tapos ongoing na rin po yung electrical. Ayan, paglinyo po ng kuryente. Ayan. Para po mapasaraduhan na po namin ng yung kisame. Ayan, nag-start po kami dito sa may sala. Luwang po ng sala ni na tita. Ayan o. Yan po yung buong sala. At tapos din po yung magiging dining table. Tapos yung pong kwarto. Okay na po yung tiles. Kulay white. Tapos ayun, nagpabutas na rin po sila ng mga AC, mga aircon. Papalagyan din po ng aircon dito. Tapos sa master's bedroom. Okay na rin po yung tiles dito. Ayan yung mga grills po natin. Na-install na po yung dito. Ongoing po yung iba. Tapos ito po yung magiging walk-in closet niyan. Walk-in closet ni tita. Ayan, papalagay po sila ng cabinet dyan. Tapos ito po yung magiging banyo. Yun, si Boss Angel. Ayan, nagta-tiles po natin sa banyo. Ayan, isa po sa mga pinakamahirap na i-tiles. Mga Angel, banyo ano? Banyo. Mahirap? Matrabaho ano? Easy. Oh. Ayan, oh, yung kulay po ng tiles po natin. Ayan, kulay gray. Oh. Ayan, si Mang Angel. Ayan, mahirap po kasing sa banyo. Medyo matagal, medyo matrabaho. Dahil po kasing pinuputol. Tapos dinidikit po siya sa wall. Ayan, siguro mga ilang araw pong gagawin yan. Pinakamatagal po compared po sa mga ano, sa dry pack. Ayan, sa dry pack mas mabilis po eh. Pero sa banyo may mga pinuputol pong tiles.
Yan, tapos yung mga rooms natin okay na po. Na-tiles na rin. Ito yung dito. Yan, tapos yung isang tile, isang banyo naman po. Ongoing na rin yung pagta-tiles. Ito po yung magiging common CR. Yan, bali yung design po nito, kulay light gray po yung mga tiles po natin, 60 by 60 from floor to ceiling. Tapos meron po tayong wood tile dito sa may gitna. Yan o, si Boss Alvin po yung nagtatiles dito. Yan o, Boss Alvin. Yan, bali 20 by 100 po yung tiles, wood tiles. Diretso po yan hanggang sa dito, sa taas. Tapos pa ikot po, yan o, 60 by 60 po. Yan, tapos yung pong yung foreman po natin, si Roldan. Yan yung sa dito naman po sa kitchen, yung tinatiles po niya. Yan, yung pong gamit, yung pong gamit po natin 60 by 60 na tiles. Yan, yung design po niya, yan o, kulay light gray. Yan, parang natural stone po. Yan o, may plastic pa. Yan, tapos pati po yung bar counter. Yan, meron din pong 60 by 60 tiles din po. Tapos yung haba po ng bar counter po natin is 180. 180 po, para po sakto po yung tiles po natin. Bali, 60, 120, tapos 180. Yan, para sakto po siya. 180 centimeters. Yan, so habang ongoing po yung pagta-tiles po sa banyo, yan, saka po sa lababo, ayan, nagkaroon po ng chance, yan, yung electricians po natin para po makapaglinya ng kuryente. Yan, tapos, ito po yung dirty kitchen po natin. Yan, dirty kitchen. Yan, so ongoing na po yung pagde-demolish dito sa may area na to. Tapos nabubukan na rin po. Yan, meron din pong insulation. Pinalagyan na po namin na insulation yun dito para hindi po siya mainit. Tapos span drill po yan. Yan, tapos yung pong sink po natin, yung lababo po natin, dito po siya. Yan, nasa 3 meters po yung haba nito. Yan, gusto po ni Tita, mahabang lababo. So dyan po natin siya lalagay. Tapos yung area po na to, pwede po siyang laundry area. Yan, naka-cover po siya. Pero open po siya, open concept. Wala po siyang pintuan dito, wala rin pintuan dun sa may gilid. So, open concept lang po. Yan, mga ka-blessed, ito po yung mga update natin sa site po natin sa Mabalacat. So, from Mabalacat, proceed po tayo ngayon sa Mexico area para po sa ibang sites po natin doon.